Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Huwebes, ikawalo ng buwan ng Abril, taong 2021. At gaya po ng ating palagiang paalala sa inyong lahat, huwag po nating kalimutan magsuot tayo ng ating mga face mask and face shield. At pag tayo po'y nasa labas na, huwag po natin kalimutan na mag-observe ng social distance, physical distance, 2 meters or 6 feet. At huwag din po natin kalimutan na palagi tayo naghugas ng ating mga kamay ng soap and water for 20 seconds. And syempre, yung ating morning sunlight. Maganda pa nga midday. Eh kanina nga, midday, ginawa natin. Umakit tayo sa bubong. Kasi hindi ko ba sabi nila eh. Kailangan yung buong katawan mo. Mahirap yung buong katawan, maghuhubad. Hindi mo pwede sa kalsada yun. Yung ginawa natin, umakit tayo sa bubong. Makakakita. O, nagubad tayo ng t-shirt. 30 minutes tayo dun sa gitna ng morning sun. Pag kayo ay natapos na ng morning sunlight nyo, may mag-ehersisyo kayo. Yan ang ano doon, yan ang partner. At saka yung breakfast nyo, kailangan. Yung nutritious, oh. Alam nyo na kung ano nutritious food. Prutas, huwag nyo kalimutan. Ano pa? Yung matulog kayo ng 8 hours a day, okay yun. Kasi pinalalakas niyo ang inyong immune system. Uminom din kayo ng salabat. Uy, salamat nga pala kay Colonel Rosel. Ha? Thank you for the salabat. Anyway, tayo po ay nakikiramay sa pagpanaw ng isang kapwa natin mamahayag ng journalist at isa ring alumnus ng Universidad ng Pilipinas. Ang tinutukoy po natin ay si Crispulo M. Ikban Jr. na sumabilang buhay noong Lunes. Kung matatandaan po natin, matagal na itong si the late June Ikban Jr. June Ikban. Kasi marami na pong dinaanan ito. Ang maganda ang credentials po nito, ha? Magna cum laude po ito na maggraduado sa UP. Ano bang degree niya? Bachelor of Arts in English degree. O lako, kaya napaka-stricto nito pagdating sa grammar. Nang nasa UP po siya, he was editor-in-chief of the Philippine Collegian from 1953 to 54. Nag-Master of Arts po siya ng journalism sa Syracuse University sa New York State, USA, noong 1958. Hindi lamang yan, siya po ay naging Fulbright and Smith Month Grants from 1965 to 1966. At siya po ay naging Nieman Fellow dyan po sa Harvard University sa Massachusetts. Nagsimula po ang career ng nasirang June Ikban noong 1954, after he graduated from UP, sumama siya dun sa matagal lang dyaryo, Manila Times, bilang isang reporter at editorial assistant. Ang kinover niya yung foreign affairs. Editorial writer din siya. And then from 68 to 72, news editor po siya. Nung ito ay pinasarado naman dahil sa batas militar. And then thereafter, 2 years after, naging editorial consultant siya ng Manila Bulletin. At ginalanan nga siyang news editor. At noong 2003, editor-in-chief siya ng Manila Bulletin. And he was also, in 2020, he was named concurrent publisher and editor-in-chief. And after that, kung matatandaan po ninyo sa panahon ni
Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, siya yung naging press secretary. Pinanganak po siya noong 1935, which means 85 years old na siya ngayon. Namatay siya. Tondo boy to, tondo boy. Pero ang kanyang mga magulang na si Crispulo Manansala Ikban, taga Lubao, Pampanga, o kababayan pa pala ito ni dating Presidente Arroyo. At ito namang kanyang nanay ay si Mercedes Villanueva Julio ng Pura Tarlac. Nakikiramay po tayo sa kanyang kabiyak na si Mrs. Sinaida Pamintuan Ikban at ang kanyang mga anak. Si Susan Ikban Amores, Mercedes Ikban Hermogenes, Crispulo Ikban III, si David Ikban at si Sinaida Flor Ikban at si Michael Ben Ikban. So that's another passing of the torch. Ito yung henerasyon niya. Ito yung mga magagaling. At ito yung tipong pag nagre-report, reporting lang, walang komentaryo. Hindi kagaya ngayon. Sinasamahan ng mga pahaging, mga binabago yung mga istorya. Iba ang headline, iba yung istorya sa loob. Usually, yung headline nila pang intriga. O yun. Sayang at wala na si the late Crispulo Ikban Jr. Sigurado, share mo na nga buti nyo rito. Anyway, magdarasal po natin at hihingi natin ng mga kaibigan niya at mga naniniwala sa isang malayang pagpapayag na pagdasal po natin, panalangin natin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Meanwhile, meron na namang tinamaan itong COVID-19. Kausap natin kagabi, tinawagan natin si Defense Secretary Delphine Lorenzana, tested positive noong, I think nakuha niya ito the day before yesterday, Martes. Siya ho ang pinakalatest. Tatanda niyo, dami ng cabinet officials na tinamaan. Sino-sino ba? Si Mon Lopez, nakakadalawa na. Si Secretary Anyo, ang DILG, tinamaan din yan. Kung di tayo nagkakamali, pati si Secretary Briones, so tatlo na. Sino pa? Si Secretary Martin Andanar, last week. Secretary Mike Dino. Hindi ba? O, lima na. Sino pa? Secretary Roque. Ayon sa kanya, tinamaan din siya. So, anim na. Sino pa? Secretary Esperonyata, tinamaan din. Marami, marami. Oh. Pero karamihan naman, medyo okay pa. Healthy pa ho kami. Palagi naman kaming negative. Maingat. Ang iba naman, kahit na nag-iingat, kumisan, talagang nasasalisihan eh. And that happens, kasi medyo tanggalin mo lang ng konti. At yung kausap mo merong COVID o carrier siya, kahit na symptomatic, lalo na, hindi mo alam. Talagang tatamaan ka. Pero anyway, ito naman si kausap natin kagabi si Secretary Delphine. Mukha namang wala namang nagbago sa boses niya. Malusog pa rin ang kanyang dating. So anyway, hindi ko na itanong kung paano nakuha niya yung COVID. Basta yung personnel niya o mga security niya, yun ang mga tinamaan. Kaya sa isang payag, sinabi niya na tinamaan nga siya at siya ay nagka-quarantine. At pinapaalalahanan niya ang lahat na yun talagang panganib ng virus, talagang totoo. At hindi lang ito guni-guni. Talagang sobrang mapanganib to. More so, sabi niya, now, dahil sa mga bagong variants.
So sabi niya, nakikiusap po siya na tayo mag-cooperate. And let's abide by the prescribed health protocols, sabi niya, so we can help curb the spread of COVID-19. Pero yun daw pong departamento niya, DND, will continue to operate kahit na skeletal workforce para mapanatili yung patuloy na serbisyo. Of course, with the observance of the health protocols. Samantala, yung isa pong natamaan din ng COVID, yung dating Presidente Joseph Ejercito Estrada, nakikiusap ang kanyang pamilya na ipanalangin din po natin siya. Lalong-lalo na yung kanyang mga kaibigan, mga supporters. Pagkatapos po ang kanyang kondisyon ay medyo lumala. Kaya siya po ay inilagay sa ventilator matapos siyang inilipat sa ICU, intensive care unit, sapagkat yung kanyang pneumonia lumala. And isang ayon sa dating Senador J.V. Ejercito. Sabi nga nung dating senador, alam niyo yung COVID, masyadong unpredictable. Dahil si Dad, sabi niya, gumagaling na siya. Ilang araw after tamaan siya ng COVID, tapos bigla na lang. Lumala ang kanyang pneumonia. Kaya kailangan siya mag-ventilator. Kaya yung pong inyong mga panalangin, sabi naman ng kanyang kapatid na si Jinggoy, napakahalaga at kailangan nila. So, kayo po'y mananawagan din sa inyo. Ako'y pinagdasal ko nitong si Herap Estrada. Kaibigan din natin yung anak nitong si Jackie. So, we're praying that he will recover fast and be back to his formal healthy self. Bilib nga ako dito dahil marami na nagkwento sa atin, yung mga usual, kasi every Sunday meron po silang mga yung mga kaibigan nila na binibisita siya. They usually have either late breakfast or late lunch. At maraming tinamaan dun sa kanyang mga sangbahay, kasambahay. Mga anim yata, walo. Pero silang mag-asawa, hindi tinamaan. Ilang isang taon na nakakalipat. Pero ngayon medyo inabutan siya. So, dasal po natin siya. Samantala, pinag-uusapan yung COVID. Alam niyo ba, sabi ni Secretary Artugade, pati daw yung mga nandyan sa Metro Manila Railway, yung light rail transit, yung Line 1, pati yung LRT2, maniniwala ba kayo? Out of 1,185 personnel dyan sa LRT1, abay 281 ang tested positive. Dyan sa LRT2 naman, out of 1,696, 592 naman ang tested positive. At 143 yung infected. Dyan po sa line 3, MRT3, 709 out of its 3,284 workers ang na-test at 220 yung na-infect. Abay, dumadami nga talaga. Diyan po sa PNR, ang na-test yan out of 1,420 ay 586 at ang positive for the disease ay 121. Kaya to date, yung pong MRT3, talagang limited lamang ang kakayahan itong magbiyahe. Kaya 10 hanggang 12 ang nagagamit. Samantala yung LRT2, 5 lamang na train. Yung LRT1, 17 naman. Kasi nga, na-COVID nga yung marami sa mga personnel. So, konti na lang yung nagmamaneho. Kaya, pagpasensyahan nyo na muna at konti yung biyahe. Anyway, under ECQ pa naman tayo, so
marami din ang hindi makakagamit talaga. Pero babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala sa ating studio. Yung pong DOT naman, eh nakikiusap naman sa mga hotel, yung mga travel agencies, pati na yung airlines. Kung maaari, assistingan niyo po yung mga turista natin na mga dating merong prior travel arrangements. Pero naapektuhan dahil sa ECQ dito sa NCR. Kasi under ECQ, skeleta lang, kumbaga konti lang ang staff nitong mga binanggit natin, mga hotel, mga airlines, mga travel agencies. Kaya kung maaari lang, sabi niya, kahit na konti kayo, medyo asikasuhin natin. Yung nung mga ibang facilities at mga servisyo dyan sa mga hotel na yan. Gaya ng restaurants, yung coffee bars, yung gym, yung spa, pati yung swimming pool, conference function, eh hindi muna pinipermit o pinapayagan ng DOH unless meron silang makuhang permiso, whether sa DOH or sa Bureau of Quarantine. Only with respect ko, dun sa pagprepara ng mga packed meals para dun sa staff at saka mga guests na roon for takeout at saka yung mga umorder sa labas. Samantala, ito pong mga hotels, meron sa kanilang mga nag-volunteer. Na kung maaaring kung pumayag sila at their own initiative na pwedeng gamitin ho yung mga hotel nila, i-convert ng mga quarantine facilities. Kaya natutuwa naman ang Department of Tourism at kinikilala nila yung hakbang, mabuting hakbang na ginawa nitong mga 24 na hotel na ipagamit yung kanilang mga kwarto. Kagandahan ng mga hotel, eh ready na for occupancy kagad yan. Nadagdagan mo na lang ng mga kung anong pangangailangan sa mga quarantine. Tandaan po ninyo na itong mga hotels na ito, ito rin ang ginamit doon sa mandatory quarantine sa mga bumabalik na OFWs. Tandaan nyo yun. In fact, hanggang ngayon, meron pang mga nare-repatriate. So far, dito po sa Metro Manila, mga 24 hotels ang binigay ang kanilang mga hotel para magamit na quarantine facilities. Diyan po sa Cordillera Administrative Region or CAR, pati sa Calabarzon and Davao Region, eh, meron na ho rin silang na-transform ng mga hotel rooms into quarantine facilities, naging isolation facilities, at umaabot na po ito sa 2,442 ang na-convert into
isolation facilities nitong mga guest rooms. At ito pong mga hotel nito, bahagi po ito dun sa programa ng gobyerno, yung Oplan Kalinga. Ito ay programa ng national government. At ang layunin nito, bigyan ng mga akomodasyon yung mga pasyente ng COVID-19 na walang lugar para i-isolate ang mga sarili nila. Ito po yung nilunsad last year. At ang programa rin ay kasama na yung layunin na pababain yung panganib ng infeksyon sa mga household and community. So, madali sabi, sa halip na mag-isolate ka sa bahay mo, eh dito ko na lang sa mga in-offer ng mga hotel rooms. O ito ang hindi nyo ma-appreciate, mga kritiko. Titingnan nyo, ito programa ito ng national government sa pakikipag-ugnayan sa mga hotel owners na buong puso naman na nagpaunlak ng kanilang mga sariling mga hotel sa pamalaan. Ito dapat tinitingnan din po natin to sapagkat hindi lahat ng nagmamayari ng hotel ay gagawin niya. Hindi po ba? Samantala, ito pong Department of Public Works and Highways, talagang ipinangako, katunayan, napakinggan natin kahapon si Secretary Mark Villar. Bisita siya ni ang Zoom interview yan sa ANC. At sinabi niya na marami na itatayong modular hospital facilities, lalong-lalo na sa Metro Manila, habang nakikipagbuno nga tayo rito, mabilis na pagtaas ng mga may sakit ng coronavirus. At sinasabi po ni Secretary Villar, magdadagdag pa ng mga 3,000 hanggang 4,000, 4,000 bed capacity para sa mga pasyente. Sabi niya, currently, ngayon, meron na tayong 23,000 bed capacity nationwide. At inaasahan niya po na magdadagdag pa sila ng 3,000 to 4,000 by next month. At ang target po nila, 26,000 more dito sa National Capital Region. Sapagkat dito kasi ang marami COVID cases. Samantala, meron nung binida na natin sa inyo ito. Tandaan niyo yung Quezon Institute. Hindi po ba gumawa sila ng modular hospital doon? At sa ngayong dito kay Secretary Mark Villar, yung modular hospital yan sa Quezon Institute, merong total bed capacity na 110, 110. Katunayan, yung ICU nila, makaka-accommodate ng 22, 22 pasyente. At ito daw hospital, will be able to handle yung mga moderate to severe COVID cases, yung mga hindi masyadong maselan. At ito pong modular hospital, tinitingnan na magiging key facility para mamitigate yung current surge ng COVID cases, lalo-lalo na dito sa Greater Manila area. At nakita nga natin sa dyaryo kahapon na itong si Senador Christopher Lawrence Bongo, si Health Secretary Francisco Duque, Public Works Secretary Mark Villar, pati na yan si Vaccine Czar Secretary Charlie Galvez at si Vince Dizon. Sila po'y dumalo dun sa inauguration ng Quezon Institute Offsite Modular Hospital. At magsisimula na pong tumanggap ng mga pasyente
sa kahapon, nag-umpisa na silang tumanggap. At ito'y sa pamamagitan ng One Hospital Command Center. Wala po silang, ito, kailangan malaman ninyo ito ha. Wala silang walk-in patients na i-entertain. Kailangan meron kayong previous appointment para maayos ang pagpasok ng mga pasyente. Hindi magulo, hindi dagsak. Sa ngayon po kay Yusek Leopoldo Vega, maliban pa daw po dyan sa Quezon Institute Offsite Modular Hospital, meron ding mga mungkahi na gumawa ng mga kalintulad na facility dyan sa Lung Center of the Philippines. O tingnan po natin, papakita natin sa inyo yung modular hospital dyan sa Quezon Institute. Magandang paggagawa nila, Secretary Mark Villarino. Tingnan nyo. Ayan yung pasilyo. Eto naman yung parang mga opisina ng staff, mga health workers. And then, eto na ho yung mga kwarto-kwarto. Ayan yung malaking, oh, maganda yung wide-wide ang kanilang ali, no? Yung pasilyo nila. At ayan naman ho yung mga beds. Oh, 110 ho lahat yan. Malinis. Ang hindi ko naman maintindihan, ito naman, Senadora Nancy Mina, ikaw naman, you disappoint me. Bakit naman pati naman yung inauguration dyan sa Quezon Institute Offsite Modular Hospital, eh pinupulaan mo at sinasabi mo, oh, bakit pa may mga seremonya? Wala na yan, gamitin na lang yan. Bakit ka naman ganyan? Ikaw naman. Eh ikaw ba, ano ba nagawa mo para matulungan mo naman itong mga ito? Huwag kang ganyan, Senadora Binya. Ikaw naman. Ah, nga pa naman sana ako sa iyo dahil medyo humble ka. Ah, pero ngayon, anong nangyari sa iyo? Ano mang masama noon na magkaroon ng inauguration? Katunayan, kailangan nga makita ng tao ang ginagawa ng administrasyon ng pamahalaan. Kasi nga, pinupulaan ang pinupunan nyo eh. Na walang ginagawa. Oo, kailangan makita. Kaya yan, pinakita natin. Lumalabas sa dyaryo. Dapat nga, natutuwa ka naman, Senadora Nancy. Ano ka ba? Oo, talaga. Hindi ko naman maintindihan. Sumama ka pa sa tatay mo. Kagandang ikaw na sana saving grace ng tatay mo eh. Sumali ka pa. Ikaw, huwag ganyan. Huwag ho tayong ganyan. Pasalamat tayo at itong sila Secretary Villar, sila Senador Christopher Bongo. Ba't nandun si Senador Christopher Bongo? Ba't naman dapat? Eh dapat talaga nandun. Siya ang chairman ng Senate Committee on Health. So dapat talaga makikita niya. Para alam niya. Kaya nandun lahat sila. Tinitingnan nila. Dapat talaga pag may mga ganyang bago, merong inauguration, para makita ng tao, oh, may bago na naman pala tayo, may papasukan tayo. Hindi po ba? Kaya hinay-hinay lang po. Ay, nako. Oh, anyway, merong bagong bubuksan. At ito naman yung, ano ito, isolation facility dyan sa Subic. Yan, maganda. Sa Subic, malapit-lapit lang ito. So pag may problema tayo dito, pwede natin dali ng mga pasyente sa Subic. Isang isolation facility that could house, marami-rami din, ha? 280 patients. At ito po ay magiging operational sa ngayong kay Yusek Vega ng DOH. Sabi niya ay napabilis nila yung pagsasagawa at pag-build ng isolation facility sa Subic at roughly, sabi niya, 250 to 280 beds. Diyan sa Manila Times compound. At sigurado, very soon, papatakbuhin na po ito. Meron din po silang pinabalak na buksan ang residences niya sa New Clark City sa Tarlac. At gawing isolation facilities for mild and asymptomatic COVID-19 patients. At sabi po ni Yusek Vega, yung mga LGU,
eh mukhang kasama sila sa pagtulong sa paggawa, paglikha nitong mga isolation centers doon sa kani-kanilang lugar. How? O edi ginagamit nila yung mga hotel, mga motel na nandyan, pati na yung mga public schools para yung mga taong mahawaan, magkasakit ng COVID-19, eh ma-isolate, mailagay natin doon. O ito yung hindi ito kinikilala ng mga kritiko natin, eh, mga oposisyon. Ito ititingnan nyo rin na talaga itong pamalan. Sapagkat ang tungkulin nga nito, magserbisyo sa tao, bigyan ng proteksyon, kanilang kalusugan, eh ginagawa nga lahat ito. Kayo naman eh, wala na kayong, hindi na nga makatulong eh. Nagdadagdag pa kayo ng problema, ini-stress nyo pa itong salip na mapuri nyo naman kahit paminsan-minsan eh. Ini-stress nyo pa eh. Ayun talaga oh. Anyway, meron naman nung dagdag na magandang balita. Kasi maraming ayong narinig na yun daw mga nag-aantay sa labas ng ospital. E pinapagbayad ng 1,000 bawat oras. Habang nag-aantay sila, may mga temporary tents. Eh, aywan ko kung totoo yun. Pero anyway, sabi ni Presidente Duterte, inutusan niya na yung Philippine Health Insurance Corporation na i-cover niyo lahat ng gastos niya sa COVID-19 pasyente, ha? Pati na yung mga nag-aantay niya sa labas. O, yun po ang utos ni Presidente. Kasi nga, nakaabot sa kanya yung mga reklamo. Kung totoo man yun, sabi niya, hindi, yung PhilHealth, inutusan ko na. Pati na yung pagpapaswab test ninyo, yung reverse transcription polymerase chain reaction o yung tinatawag na RT-PCR testing. Pati yung isolation nyo, yung hospitalization, basta tungkol sa COVID-19, libre with mild and severe symptoms, kasama po yan sa insurance package. At sabi ni Presidente sa PhilHealth, siguraduhin nyo ha, na yung lahat ng pasyenteng may COVID makatanggap ng medical care at ma-insure lahat yung mga yan. Samantala, ito pong NTF, kahit na nga nadidelay yung supply at pagdi-deliver sa atin ng mga bakuna, eh, naroroon pa rin ang ating goal na lahat ng Pinoy ay mabakunahan natin. Alam po ninyo, itong abala o delay na pagdating pati na yung kakulungan ng supply, itong mga bakuna, eh talagang ito'y hindi lamang sa Pilipinas nangyayari. This is a global concern. Lahat ng karamihan sa bansa na mga malilit kagaya natin, eh nagkakaproblema. At ang ating bansa, kasama na yung mga kapit bansa natin, eh ganito rin ang problema sa kanilang mga programa sa pagbabakuna sa kanilang mga sinasakupan. Katunayan, itong India, hindi po ba napabalita na pinatigil nila ang pagpapalabas ng AstraZeneca na minamanufacture naman ito ng Serum Institute of India. Dahil inuna nila na i-prioritize yung mga mamamayan na merong mga infection. Pero kahit na nga ako dito sa mga matitinding hamon na ito, suliran ito, yung pong NTF o National Task Force Against COVID-19, chief na si Secretary Charlie Garves, eh siniguro sa lahat ng Pilipino
na magkakaroon po tayo ng bakuna. At ginagawa po nila ang lahat ng kaparaanan upang makuha natin. Eh, di po ba nabanggit natin sa inyo, pitong pharmaceutical companies ang ating kinakausap. At mabuti na nga, itong China nagbigay ng libre at nakabili pa tayo at nagpadala naman kaagad. Mga 1,200,000 na nabili natin at mayroon pang darating. O hindi po ba maganda yon? Yung AstraZeneca, hindi po ba binigyan tayo ng COVAX facility, World Health Organization, at meron pa raw darating. Kaya lang, medyo nagkaroon nga ng problema sa supply, kaya medyo yung dating number of vaccines na pinangako, medyo i-reduce daw nila habang may problema pa sa supply. Samantala, siguro dapat malaman din ang mga kritiko natin at mga kababayan natin na ang ating bansa po ay nasa 50th, ika-50 sa 155 bansa in terms of coronavirus disease vaccination. Pagdating sa pagbabakuna, ang ating bansa ay ilan na ba ang doses na iturok natin? Alam niyo ba na halos 1,000,000 na 854,063 doses? Kaya sabi ni Secretary Charlie Valdez, ito pong binabanggit niya at ibinabahagi natin sa inyo, ito'y galing po sa Bloomberg, ha? Bloomberg, sa mga Foreign Service post. Yung sinasabi natin, tayo number 50 out of 155 countries pagdating sa pagtuturok. Sabi po ni Secretary Charlie, mula noong March 1 to 31, 754,762 healthcare workers ang tumanggap na ng unang dating, yung binahagi, yung first dose. At 4,000 naman at 104 ng healthcare workers ang naibigay na yung second dose nila. Kasi dalawang beses po kayong babakunahan. Alam niyo ba kung ilang mga senior citizens na nabigyan? So far, 11,885 senior citizens at 7,157 persons with comorbidities. Yung mga, may mga dagdag pang mga sakit ang nabakunahan na. At mula naman noong unang araw ng Abril at hanggang sa matapos ang buwan pong ito, ang babakunahan siguro mga 26,653 healthcare workers ang nakakuha na ng kanilang first dose na tinatawag. At 24,297 healthcare workers naman ang pangalawang dose. At yung senior citizens, 9,925 naman ang nabakunahan. At yun namang may mga comorbidities, mga 15,283. Kaya dyan po sa Southeast Asia, ang ating bansa, sa 10 bansa, yan po ang naging figures natin sa pagbabakuna. Kaya pang-apat po tayo, pang-apat. Kumbaga, kung 10 bansa yon sa ranking, sa paramihan, ha? Number 4 tayo. Kaya yung mga reklamo ng mga kritiko at oposisyon, ang bagal ng rollout, kayo talaga. O, mayroon mo, out of 10 countries, number 4 tayo. O, di ba? Ayan, tingnan niyo po yung pinapakita natin sa screen, yung vaccination rollout sa ASEAN. Number 4 tayo. Ang number 1, ang Indonesia.
13 milyon na plus. Ang Singapore naman ang pumapangalawa, 1 milyon. Itong Myanmar, 1 milyon din. Tayo almost 1 milyon na rin, 859 eh. O samantalang yung pong mga na ibang bansa, yung Malaysia, Cambodia, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei. O yan, oh. Yung Brunei nga, 754 pa lang. Laos, 40,000 lamang. Yung Vietnam, 52. Yung Thailand, 244. O kaya, kayong mga kritiko at mga oposisyon. Eh, bago nyo naman bubuksan yung mga bibig nyo at sisiraan nyo ang gobyerno. Kasi, effectively, sinisiraan nyo ang gobyerno. Pag sinabi nyo, ano ba, yung rollout, bakit yung mga ibang bansa, marami na. O yan, yan ang facts and figures. Hindi galing yan sa pamahalaan. Galing po yan sa Bloomberg. Yung mga news agency outside of this country. Sila ang naglikom niyan. They recorded that. Pinadalan tayo ng kopya. O kaya kayo naman, mag-unos dili naman kayo. Kayo naman, kayo talaga. Wala na kayong makita. Ay. Anyway. Alam po ninyo, ang may plano ang gobyerno. Kaya yung mga, dami ko nababasa sa mga kolumnista kung ano-ano mga sinasabi. Mali ang ginawa nito, mali ang ginawa nito. Kayo talaga, wala na kayong nakitang mabuti. Alam nyo ba na yung pag-target ng immunity, meron din programa yan. Ano ba ang programa dyan? Ang gusto ni Secretary Charlie Galvez, oy, by the way, huwag niyong imimenos nung si Secretary Charlie Galvez. Alam niyo ba ang natuklasan ko dito? Aba, AIM graduate pala ito ng management. At ito'y meron pang kurso sa Harvard. Hindi lamang yan. Hindi pa natin nakukuha yung pangalan ng eskwelahan sa Amerika. Military school. Na nung nag-enroll siya dyan, siya ang number one valedictorian. Management din, ha? Hindi ba? Palagi niyong pinupulaan yung mga kritiko. Bakit daw yan? Wala namang alam yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong basta imimenos yung tao. Hindi niyo alam ang background. Research muna kayo. Anong plano? Sabi ni Secretary Charlie, kailangan 70% ng populasyon sa National Capital Region ang babakunahan muna natin. Kasi ito yung epicenter. Ito yung gitna ng pandemya dito sa ating bansa. Dito nang gagaling eh. Dito ang maraming nakakakuha na hahawaan ang isa't isa. Eh, ilan ba ang populasyon dito sa NCR? 12.88 million. Ito nung census pa ng 2015. Eh. So, 5 taon na nakakaraan yan. Hindi lang 5 taon. Going 6 na dahil 21 na tayo eh. So, 12 million. Pagpalagay natin na mga 12.88 million muna. Eh, 70% po niyan is 9 million. O, sa mandalit sabi, ang isa sa mga estratehiya nila, Secretary Charlie, kasi sa ngayon sa mga eksperto, palagi yung science-based kasi ang mga decision dito eh. At ng private sector, pati na yung mga dating secretary ng DOH, kailangan mag-concentrate tayo dun sa maraming tao yung populous areas. Kaya maliban sa Metro Manila, eh dito nga tayo po focus eh. Titingnan din nila yung herd immunity sa labas ng Maynila. Saan? Yan, sa Central Luzon, Region 3. Sa Calabarzon, sa Region 4A. Yan sa Western Visayas, sa Region 6. Sa Cebu, sa Zamboanga Peninsula. Pati na sa Davao. Kaya sabi ni Secretary Charlie, inaasahan niya that the targeted herd immunity dun sa mga lugar na maraming
COVID cases e mapapabilisan matapos yung pong priority list na A1 to 85 mabakunahan. Magkakaroon tayo ng maraming mababakunahan pagpasok ng Mayo. O yun, meron mo tayong programa. Kaya huwag niyo sabihin. Kagaya nito si Ping. Hindi raw, parang hindi niya raw na-feel. Yung ginagawa ng gobyerno, my goodness. Lumabas ka kasi sa bahay mo. And then umikot ka. Para malaman mo. Talaga. Anyway, pahinga muna ako tayo sandali. At uminom tayo ng salamat na mainit. Bakit mo ba? Alright, balikan natin. Daanan po natin. Ito, para malaman ng mga kritiko ni Secretary Charlie, yung sinasabi nilang walang alam, incompetent daw. Unang-una, itong si Secretary Charlie Galvez, ito'y miyembro ng Sandiwa Class of 1985 sa Philippine Military Academy. Kumbaga, nag-graduate siya noong 1985. At marami po ang training nito. Airborne, intelligence, special operations. Lalong-lalo na dun sa 1st Scout Ranger Regiment. At nakatanggap po siya ng master's degree, hindi lang bachelor's degree. Project Management in the University of New South Wales sa Australia. At kumuha po siya ng Executive Education Program sa Harvard University, Massachusetts. O, kayong mga pumupula, kayo ba yun? Karating ba kayo sa Harvard? Kayo talaga, o. O, ano pa? Meron po siyang specialty on humanitarian assistance, strategic management, peace building negotiation. Ito yung binabanggit ko sa inyo. Siya po ay graduado dyan sa AIM, Asian Institute of Management Center for Bridging Leadership. O, kayo ba nakarating sa AIM? Kayo mga pumupula sa kanya. Kayo talaga. Ano pa? Siya po ay nag-aral sa Fort Benning, Georgia. Advanced course ito, infantry. Sa mga opisyales. Yung pong Military Operation Research Symposium sa Singapore. Meron din siyang tinapos na Crisis Management Course sa Hawaii, sa USA. Pati yung Counter-Terrorism Conference sa National Defense University sa Washington. The Rules of Engagement in San Remo, Italy. Oh yan. And the AFP Command and Staff College Class 47. Kung saan, ito, pakinggan nyo ha. Siya ang presidente at siya ay nagraduadong valedictorian. Kita niyo na yan? Alam niyo ba? Nung isang linggo ko pa, hinihingi sa kanya itong credentials niya. Kasi tinawagan ko siya minsan. Sabi ko, kawawa ka naman. Sabi ko, ikaw ba? Kasi alam ko ka ako yung mga military. Pinagtatanggol ko kayo, alam ko kasi ka ako, meron kayong mga graduate courses habang kayo ay nandiyan sa military. Ikaw ba ako eh, nakatapos ka ng whatever graduate course? O hindi binida niyo sa akin, hindi nagulat ako, sabi ko, abay, ang galing mo pala. Sabi ko, pwede ba, padala mo yan sa akin mga credentials mo? Akala niyo ba, pinadala sa akin? Hindi.
Kaya mabuti yung stop natin dito, yun, hinalughog yun, nakita nila sa ginugol nila yun. Lumabas. Oh, humble eh, ayaw niya ipadala na nanggaling sa kanya. Oh, kaya kayo, huwag niyong imimenos ang tao. Magaling ho yan. Kaya nga, pinagkatiwalaan siya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Eh, most likely, alam ni Presidente yung background nito. Kaya, siyang nilagay dyan. Anyway, oh, ito namang mass testing. Oh, nababanata naman dito si Vince Dizon. Binabanata ng mga nasa kaliwa. Mga progressive. Magulo daw, magulo. Paiba-iba daw ang sinasabi. Kayo talaga si, sino ba itong mga, itong si Renato Reyes, ang bagong alyansyang makabayan. O ito yung mga sinasabi ni Siso na kanyang mga, ano, mga galamay. Ito yung mga legal fronts niya na hindi naman matanggi nila. Hindi naman nila mabanatan si Joma Sison. Oh. Binabanatan nila si Vince Dizon. Eh sabi niya, unang-una, wala naman kami sinabi na mass testing mo yung lahat ah. Hindi naman sabi ni Vince Dizon, hindi pa rin natin mass testing. Kailangan, pipili tayo lang ng mga yung mga lugar, halimbawa, na maraming hawaan dyan. Doon, i-mass testing natin. Tapos i-isolate natin. Ito naman mga nasa kaliwa. Aba, eh, reklamo pa rin ang reklamo. Ginugulo raw ni Vince. Hindi kayo nakikinig eh. Actually, wala namang contradiction doon sa mungkahin nyo at doon sa sinasabi naman ni Vince Dizon. Pareho lang eh. Ang problema sa iyo, naghahanap lang kayo ng mapupulaan itong mama. Kaya nakita nyo, pag makita mo sa TV, halos wala na rin tulog. Alam nyo, kailangan, gaya nga sabi ni Secretary Villar kahapon, in fairness naman daw to the government, eh, talaga namang ginagawa ang lahat ng mga opisyales, na in charge sa kani-kanilang mga proyekto, departamento, ahensya sa pagtugon sa COVID-19. Talagang they're giving their all. Eh, kung maaari lang naman, eh, bigyan nyo naman ng recognition yon. Sa halip na wala na kayong ginawa kundi pulaan, puriin nyo naman ng kahit na konting. Sabi nga sa kanta, kahit konting pagtingin kung manggagaling sa inyong kritiko, eh ma-appreciate kayo ng mga kagaya ni Secretary Charlie, Secretary Duque, La Vince Dizon, Secretary Villar, Secretary Tugade. Lahat siya. Lahat po'y ginagawa ng lahat. And si Senator Bongo, biro nyo, umatin lamang ng inauguration. Sinisiraan nyo pa. Oh, di ba? Para bang kasama na umaten ka ng inaugurate mo na tiningnan mo kung tama ba? Maganda ba ang paggagawa? Ayos ba ito? Ito ba itutugon? Nakita nyo pati si Senador Bongo nananawagan. I-fast track pati yung mga distribution ng SAP. Kinukulit. Nangungulit. Eh, madalit sabi. Yan sila Secretary Sani, Secretary Rolly, Secretary Abensado, Secretary Dar, Secretary Roy, lahat po silang mga sekretary niya. All of them. O, kita nyo, pati si Secretary Martin, nagkasakit na. Secretary, sino, Anyo, hanggang ngayon. Dahil nga sa kanyang sobrang sipag, ayan, kasakit na sa puso, nagpapahinga pa. Pero, babalik na. Ayan, Secretary Mike Dino, o sino pa? Secretary Middeldea. Ako, trabaho. Puro trabaho nga eh. Sino pa? Secretary Maynard Guevara. Secretary Teddy Boy Locsin. O, yan lalo na. Secretary Bebot Berlion. Ako, pakasipag din niya. O, sino pa? Secretary Berna. O, sino pa? Sino pang baka makalingta natin. Sumalo. Basta lahat. Kahit na hindi natin nabanggit. They're all working. Secretary Simatu.
Lahat sila. Si Secretary Construcciones, di ba nakita nyo, panay pamigay ng mga lupa. O yun lang, meron akong latest na basa eh. Doon sa Kadlan, Pili, Camarines Sur, oh, namigay ho siya doon ng mga lupa. Yan, Secretary Unasan din, si Secretary De La Peña. Lahat, they're all working hand in hand and giving their all, their talents, their time. Talagang, kilalanin nyo naman. Eh, di lalo na, yung head of the cabinet, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, nakita niya naman, sabi niya, gusto ko sana umiyak sa inyo. Talaga namang para tayo, akong dumadaan ako sa Kalbaryo dito, pero yung buong luha ko, eh, mukhang naubos na. Yan ang inyong opisyalis sa gobyerno. Working for you, serving you, protecting you. Pero inabot na po tayo ng oras. Pansamantala, nagpapaalam po ang inyong lingkod, Salvador Panalo, at nagsasabing magsuot po tayo ng ating face mask. Ano pa? Eh, di siyempre, dito yung ating isa pang mask. Yan. At ng ating face shield. O, pagsuot niya na po ito, paglabas niyo, yan, tingnan niyo naman yung inyong distansya sa kapwa tao ninyo. Kailangan, 2 meters naman o ang pagitan nyo sa kanila. At palagi ko kayong huwag makakalimot, magugas ng inyong mga kamay, sabon, for 20 seconds. And then, gaya ng paalala po ng mga doktor sa atin, yung sunlight sa umaga, naku, napakalagay. Okay, pag hindi nyo inabot yung umaga sunlight o yung midday sunlight, okay din na, okay din nyo. Basta, painit kayo. Ano pa, kumain ho kayo ng mga masustansyang pagkain. Gulay, prutas, pinom ng maraming juice, tubig, mag-exercise, ano pa. At kayo ay matulog palagi ng at least 8 hours a day. At syempre, pag kayo nakatulog na, nagising kayo sa umaga, huwag nyo na rin yung kalimutan. Let's thank God for the lives given us, for the extensions that we receive when we wake up in the morning, buhay pa tayo. And for the guidance, the food that we eat every day, for the blessings, the bounties that we enjoy. At gaya po ng kinaugnayan natin, tayo magpapasalamat at magdarasal na sana matapos na itong COVID-19. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panalo, hanggang bukas na muli, 2 to 3 p.m. Nagsasabing, let us tread the path of roses, let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.